180 days. Alam po ba ninyo na pwede nating cancelin yung letter of authority nyo 180 days old na? Pwede. Igagawa ko kayo ng legal, ha? Ng isang legal petition notice. Ang tawag ho ay LPN. Magkano, Mr. Maestro? May bayad. May bayad. Pero 180 pesos lang po plus value added tax. Meron na ho kayong LPN. Ako po ang may gawa para makancel po natin yung inyong letter of authority. Pero bago ho natin magawa yan at bago nyo ma-avail ang 180 pesos, kailangan ho ninyong bumili nito. 2,000. Ha? 2,500 pesos per book. Gagamitin ko yung malilikom kong salapi para mag-produce ng maraming ganito. Para ho yung mga taxpayer na nangangailangan ng tulong, may madali ho silang malalapitang tulong. Ito po, malaking tulong ito sa mga taxpayer. Okay? 180 pesos lang. Gagawa ko kayo ng letter, pang-cancel ng letter of authority. Bibili muna ho kayo nito. Ang procedure ho, magbabayad muna kayo bago ko gawin. Okay? Yun lang ho, simple. So, paano Mr. Maestro, pwede nyo akong i-PM or pwede nyo ilagay sa comment portion itong Facebook post na ito, yung inyong email, ang inyong mobile phone at pangalan po ninyo. I-issuean ko kayo ng resibo sa bibili niyong libro at sa ibabayad niyong 180 pesos para ma-claim niyo as allowable deduction. Okay? Huwag niyong kalimutan, meron po tayong the books of entries. Panoorin niyo susunod na video. Salamat! 20 years nang walang laman ang books of accounts mo. Hindi ka lang ba nagtataka? Bayad ka ng bayad sa bookkeepers mo, wala pa rin laman. Ito pong videong ito ay para po doon sa mga naka-receive ng chat. Ayan, naka-receive po ng chat. PM ho yun, yung private message or email messages galing ho kay Lovely, kay Len, o kaya kay Gia. Ito po ay para sa inyo. So, yung hindi ho naka-receive, eh kailangan nyo hong ilagay yung email address nyo dyan ho sa ilalim. Ano? Ano ho itong pinopromote ko ngayon? Okay. Ito ho kasi, pag corporation ang bumili, 1,675 pages. Available na ho siya. So, ang penalty po ng walang laman ng libro ranges 50,000. Yun yung pinakamataas at ang pinakamababa, 25. So, sinasabi ko, sige, sa 10 taong ka nang hindi o 20 taong ka nang walang laman ng libro mo, eh di ba napakalaki yun, 50,000, multiply mo ng 20 years, o eh di magkano yun? Di ba napakalaki, million-million. So, sa halagang 25,000, ito ay tulong ko sa inyo, makakakuha kayo nito. So kahit hindi kayo CPAs, kahit hindi kayo accounting graduates, andi dito na ho yung entry. Ang entry ho nito ay sanction ng tax code. Okay? Ito deal. From 50,000, magiging 25. Okay? 25,000 na lang sa isang kopya. Pero kailangan nyong mag-act within 5 days from receipt ng email or chat message from Lovely, Len, or Gia. Pag hindi kayo nag-act, 50,000 ho siya. Pag wala kayong email galing kay Lovely, kay Gia, o kay Len, o chat PM, 50,000 ho siya. So, yung makaka-receive ho, meron ho kayong potential na mabawi ho yun. Bakit? Kung magre-refer kayo at mai-email namin sila, eh 25,000 din po yung babayaran nila. Pero sa binayad ho nila, ibibigay ho namin sa inyo
as referral fee, 5,000. Sa inyo po yun. Hindi lang po yan. Meron ho kayo within 5 days na mag-avail ng study now, pay ETM later. I-reduce ko ho yung study now, pay later ETM fee from 500,000 to 200. O ibig sabihin, meron kayong discount na 250,000. Okay? Ito po kasi gagamitin natin pag nag-lecture ho ako. Andito ho lahat ng entries na sanction ng tax code. So, wala nang irritation between taxpayers and tax officials. So, madali nang maintindihan ng mga tax officials yung entry mo sa libro, hindi ka natatanungin. At pag naintindihan nila, hindi ka na makareceive ng letter of authority sa susunod na taon. So, yung pong gustong magtuloy na maging partner ko, ibebenta ko kayo as a product. Hindi kayo magbebenta ng product. Ibebenta ko kayo as a relevant product. Paano ko inyo kami ibebenta, Mr. Maestro? Meron po tayong sinatawag na tax mapping apps where clients and consultant meets. Parang Uber, driver at yung rider nagmi-meet sa apps. Parang Grab, yung driver ng motorsiklo ay imi-meet yung magpapa-deliver ng equipment or goods sa kanya. So, kailangan po na meron kayong message o PM galing kay Lovely, Gia at Len. Eh kung gusto niyo makareceive, ilagay lang po niyo yung email ninyo diyan sa ilalim ng bidyong ito. So, maraming salamat at makita-kita tayo sa susunod nating seminars, ha? Gusto mong libre. Okay. 20 years, no entries, books of accounts. Diyos na mahabagin, 20 taong ka nang nagnenegosyo, hardware, may grocery ka, meron kang supermarket. 20 years, wala pa rin entry yung libro mo, yung books of accounts na registered sa BIR. Yun po yung kwento ng maraming taxpayer. Actually, kahit isang taon lang na walang laman yung libro mo, dapat meron ka nang gawin eh. Ano yung kwento ng 20 years? Okay. And tinanong ko siya. So, for the past 20 years, anong effect nung walang entries yung books of accounts mo? Ano sabi niya? Bribe. So, magkano binabribe mo? 350 per year. Uulitin ko. 350,000 pesos per year. So for the 20-year period, it is 14 million. Sabi ko, ang laking pera nun. 14 million dahil lang walang laman ng books of accounts mo. Eh ano ginawa mo? Wala eh, wala akong magawa eh. Eh anong ginawa mo sa... Ano ginawa mo sa independent certified public accountant mo, yung nagse-certify ng iyong financial statements? Nakakailang palit na nga ako eh. Walang makasagot doon sa atake sa akin ng mga BIR Revenue Officers. Eh ano ginawa mo doon sa internal bookkeeper mo? Eh, ayun, nandun doon pa rin, pinasasahod ko. Bakit hindi mo sila sipain? They are irrelevant people sa iyo. Because of their incompetence, eh, nagkagastos ka ng 350,000 a year or 14 million sa loob ng 20 years. Malaking kayamanan yan. Ang hirap kitain yan. Alam mo, meron ako sa iyong solusyon. Isa lang. Ask them. Bakit walang laman ang libro mo? Samantalang ang in-engage mong independent CPA, yun yung kanyang function. At in-engage mong o hinire mo na internal bookkeeping mo, bookkeeper, yun yung function.
So para makatipid ka ng 350,000 pesos, meron ako solusyon. 1,675 pages. Puro accounting entries po ito. Pang taxation ha, hindi pang managerial accounting, hindi siya pang financial accounting, pang taxation. Kasi po, pag meron kayong entry sa libro na gamit ang tax code, ito po ay galing sa tax code. Ina-assure ko sa inyo na mababawasan, malelesen yung pag-audit sa inyo ng BIR. Why? Eh, makikita ng BIR, compliant kayo sa tax code eh. So, what's the point na i-audit kayo? At saka pag in-audit kayo, the government will incur too much administrative expenses for nothing. E ginagamit ang administrative expenses ng BIR to collect taxes. So kung gagamit sila ng administrative expenses na walang makokollect ng taxes, pinagbabawal ng batas yun. So mangyayari, ipagbabawal ng batas na i-audit ka kasi walang makokollect ang buwis sa iyo eh. Okay? So sa susunod ha, tanungin mo yung accountant mo, bakit walang libro? O bakit walang laman ng libro? Ganun din ang bookkeeper mo. Pag wala silang sagot, fire them. Tanggalin mo sila, kumuha ka ng bago. Okay? At kung wala ka makukuha, napakamura naman ito para sa 14 million na matitipid mo for the next 20 years. Mabuhay po kayo.